In 1972, nag-declare ng martial law, sinara ng aming stasyon. At for 14 years, pinalakad ng mga Marcos. Yung nagkaroon ng EDSA Revolution, hindi naman sa ng sarili kong bangko. Alam nyo, kinuha sa amin ng Marcos ang ABS-CBN. Sasabihin ko sa inyo na hindi sinoli sa amin. Kinuha namin, binalik namin sa sarili namin. Nagkakaroon ng putukan, sinara ng nag-shutout yung operations ng television. Nagtago lahat ng mga tao. Kaya madilim na madilim yan. Eh, napilitan kami ng lumusog. Tapos nagsisigaw kami doon, lumabas kayo mga kasama namin, paandarin natin itong stasyon. Eh, sa mga daling salita, lumabas sila. Within one hour, paandar namin yung television. Kaya sinasabi ko, hindi sinoli sa amin ng Marcos ang stasyon. Nakuha namin sa aming sariling sikat. Kasama, of course, yung forces ni Enrile at ni Ramos. Pero meron akong kasamahan, si Attorney Quiason, Serafin Quiason. Siya mismo ang nagsasabi, huy, kailangan ma-clear natin ito. Kaya gumawa siya ng kasulatan na sinasabi niya, ang Lopez family nakuha ulit itong ABS-CBN. Pero pumapayag kaming ipagamitin ng forces ni Cory Aquino at ni Ponce Enrile. During the crisis period, ganyan po nangyari niyan.